nakakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa mga sulat na galing ni Sostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede po akong mabuhay na ito lang ang aking binabasa. Anak, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga po, Papa? Isa lang ba itong matamis na panaginip? Hindi ka na naginip, anak. Ang saya-sayo ko, Papa. Kailan siya babalik? Sa susunod na linggo, at maghahanda ako ng salo-salo sa kanyang pagbabalik. O anak, huwag ka namang malungkot. Hindi po, Ama. Sobrang saya ko lang talaga. Nakapaghintay na ako ng 7 taon sa kanya. Masaya po talaga ako, Papa. Masaya rin ako para sa iyo, anak. Magamangmang talaga ang mga Indio. Mga walang mudo. Nakakabisit. Magkasalanan sila. At di man na nila alam ang mangungkisal. Padre Damaso, tayo'y nasa bahay ng isang Indio. Aba, ano naman? Totoo naman talagang mangmang sila. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking yumaong kaibigan. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ah, Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi! Narinig ko kayong sinabi, ngunit nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ah, paumanhin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Ang init naman dito. Sino ba ang nag-imbital sa atin dito? Si Kapitan Tiago. Ay, yung tatay ni Maria Clara. Ano bang okasyon dito ngayon? Oo nga, bihira naman sila magpagkain ng ganitong oras. Meron daw bumalik galing Europa. Tama na muna ang usapan dahil nakahanda na ang ating pagkain. Magandang araw, mga Ginoo. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi niya ako ipinakilala sa mga gandang binibini. Magandang araw, mga binibini. Ba? Ganito ba ang tamang trato sa isang mistiza? Bulag ka ba? Hindi ako bulag. Malinaw pa ang mga mata ko. Pinagmamasdan ko lang ang maganda mong buhok. Ay, alam kong maganda ako. Pero hindi ibig sabihin dun na pwede mo nang binyagan ang mamahaling kong sapin sa paa. Pumanhin, binibini. Padre Damaso, gusto mo bang umupo dito sa aking upuan? Sige na, dyan ka na lang maupo. Matatanggap ko naman kahit ikaw ang umupo dito. Hindi, ikaw ang nalalapat umupo dyan. Ikaw ang mas malapit sa Pamilya Santiago. Dito ka na umupo. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Sige na nga, ako na nga lang ang uupo. Ibarra, kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon na po ang nakakaraan. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansa. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa. Maganda naman sila lahat. Ang ganda pala sa Europa. Oo nga, gusto ko nga pumunta doon. Sinayang mo lang ang pera mo sa pagpunta ng mga lugar na wala namang kwenta.
Mauna na ako. Kakarating ko lang kanina at may mga bagay pa akong kailangan tapusin. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko siya bukas ng umaga. Pakisabi na lang po sa kanya. Nakita niyo yun? Nakita niyo? Magandang araw po, Senyor. Magandang araw din, Senyor. Mabuti po at nakabalik na po kayo dito. Ako'y nagagalak at ako'y nakabalik na din dito. Sige po, Senyor. Mauna na po kami sa inyo. Nakakalungkot! Magandang araw po, Senyor. Magandang araw din, Senyor. Narinig po namin na kayo ay sumisigaw. Ano mo ba ang problema? Pamanhin. Kung ako'y nakakalas. Sige po, Senyor, at kami ay mauna na. Mag-ingat po kayo, Senyor. Maraming salamat. Binata, naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala mo ang aking ama. Pwede ko bang malaman kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Wala bang nakapagsabi sa iyo na namatay ang iyong ama sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinabi mo? Di ba sabi mo anak ka ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, marami siya naging kalaban. Bakit ngayon ko lang itong naman? Nakikiramay ako. Maria Clara? Crisostomo? Crisostomo, sa dinami-dami ng babaeng nakilala mo sa ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na hindi kita isipin. Lagi kitang naisip. Kahit naipilit kong alipin ka sa aking isip, ay hindi ko magawa. Mo ako sa amin, naglagay ako ng kurunang dahon sa ibabaw ng iyong ulo. May papakita ako sa iyo. Ito yung dahong inilagay mo sa ulo ko. Ay, binago mo pala yan. Siguro ay napaka-importante ako sa iyo. Ako nga din eh. Kabisado ko nga yung sulat na ibinigay mo sa akin nung ikaw ay umalis. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara. Ikinalalungkot ko na kailangan ko nang umalis. Pasensya ka naman ko nang dahil sa'yo nakalimutan ko ang aking tungkol. Kailangan kong puntahan ang pangkat ng aking ama. Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Itong taon na nga kaming hindi nagsama, tapos ganito pa ang mangyayari. Maria Clara, umiiyak ka ba? Padre Damaso, nandito ka pala. Nasaan ang ama mong sa Santiago? Kailangan ko siyang makausap. Nandun po siya sa kanyang opisina. Ah, sige. Pupuntahan ko siya ngayon din. Nandun yung puntod ng yung ama. Naalala ko yun. Kaya lang sira yung lupa. Okay.
Nasaan yung punto dito na may malaking cross at may maraming tumutubong mga bulaklak? Ah, yung cross na sinunog ko. Sinunog? Bakit? Dahil inutos yun ng padre. Siguro alam mo naman kung nasaan ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Tanga ka ba? Wala pang isang taong nilibing yun. Inutosan lang ako ng padre. Ginawa mo yun? Huwag kang magalit, senyor. Hindi ko yun nililibing sa mga sementeryo ng mga insek. Buti naman at hindi mo yun ginawa. Umulan kasi noon, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil! Litsi! Tayo na! Sige, senyor. Ang dapat na kinakain ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Inubos niya lahat. Wala man lang natira. Inay! Inay! Anak ko? Ano nangyari sa'yo, anak ko? Saan ang kapatid mo? Huwag kang mag-alala, inay. Nandun lang siya sa simbahan. Bakit may sugat ka, anak ko? Binaril po ako ng gwardiya, inay. Buti pala nakaligtas ka. Anong ginagawa ng kapatid mo sa simbahan? Ano ko? Pinagbintangan po siya ng nagnakaw ng 2 onsa. Bakit? Nagnakaw? Mabait ang kapatid mo! Hindi porkit mahirap tayo, tayo ang pabibintangan nila! Inay, paano kung kausapin ko ang anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Oo, oh, anak ko! Oh. Siya dala ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro ang mga gwardiya sa bahay niya. Hanapin mo na ang mga anak mo. Palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito. Umiyak ka sa labas! Hoy! Di ba ikaw yung ina ng magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Hindi magnanakaw ang anak ko. Hindi porket mahirap kami, kami ang pagbibintangan niyo! Sabihin mo ang totoo. Kung hindi, itatali kita sa puno at pagbabarilin. Sumama ka sa akin. Bitiwan mo ako! Huy! Saan ka punta? Crispy! Basilio! Asan kayo? Crispy! Basilio! Ito yung damit ni Basilio! Hindi tumari! Ganun na nga, mahal ko. Bakit mahal ko? Masama bang pakiramdam mo? May naalala na ba kung mahal ko? Tungkol ba ito sa ginagawa?
Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na at hindi na maibabalik pa. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kung maghihiganti ako, hindi na maibabalik ang dati. Itutuloy ko na lang ang pagpapatayo ng paaralan para sa akin. Si Elias. Susto mo. Kapit kay Elias. Susto mo. Kapit na lang. Kapit kay Elias. Tulong. Ayos ka lang. Ayos ka. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Susto mo. Maraming salamat talaga, Chris. Susto mo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Sa susunod ay mag-ingat ka, Elias. Siguro kung wala ka, namatay na ako sa buhay ah. Sa susunod na ikaw ay mapapahamak, ako naman natutulong sa iyo. Sige Elias, tulungan natin ang isa't isa. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako. Oo ba? Kumain na po kayo, Tininti at Padre Salvi. Maraming salamat at tinanggap niyo po ang aking alok. Ibarra, nalaman mo na ba yung kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sinong kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso kahapon. Inatake si Padre Damaso? Oo, nagpapahinga pa rin siya sa kanyang kama. Ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali kayo siguro! Sino? Si Elias? Yung nagmaniho ng bangka natin kanina? Kasama niyo siya kanina? Malaking katangahan yun! Hindi ko inasahan na kriminal pala ang kasama natin kanina. Mukha namang hindi. Si Sisa yun, di ba? Para, patayin natin. Sisa pala ang pangalan niya. Di ba siya yung ina ng lalaki na pinagbintangan na magnanakaw? Hindi pa ba niya nahanap ang kanyang mga anak? Kawawa naman pala siya. Sige, Chris, gusto mo. Aalis na muna ako. Sasamahan ko ang aking mga kaibigan at maliligo na muna ako. Sige, mahal ko. Maligo ka ng pakuti. Mauna na po ako sa inyo. Kailangan ko na ding umalis. Tuloy! Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Sige, papasokin mo. Sige na po. Ato na po. Elias! Maaari bang umupo? Sige, maupo ka. Salamat. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko rin ang sayo. Pero, lahati pa lang ang nabayaran kong utang sayo. Kaya, wag mo muna akong pasalamatan.
may ipagagawa ko sa'yo. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa iba ang mga babalang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang ulihin, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at amay may mga kaaway. Kilala mong mga kaaway ko? May kilala akong isa. Pero huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng ating bansa. Kailan ulit tayo magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta't nandito lang ako kung kailangan mo. Ganon din ako sa ilis. Maraming salamat. Matatawag niyo bang trabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw, siya'y tumataba. Magandang araw, Padre. Ay, pinag-uusapan ba kayo kanina? Sige, tuloy niyo. Nabanggit kasi ni Senyor Ibarra ang pagpapatayo ng paaralan. Ah, tungkol pala dyan. Wala akong alam yan. Kapag paaralan kasi ang pag-uusapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Wala na talagang tatanga dyan sa mga Indyo. Di ba nila alam ang pagtatayo ng apat na dingding? Alam nyo kasi, yung mga Indyo, pag may napag-aralan na sila, mayroon na silang titulo. Punta-punta pa ng Europa, magsasayang na ng pera. Ang Diyos lang bahala sa kanila. Walang lalapit kung ayon siyang mamatay! Nagsasabi lang ako ng totoo! Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama, Padre! Walang lalapit! Akala niyo dudumihan ko ang aking kamay? Akala mo, Padre, mas mataas ka sa iba pang tao? Tigilan mo na yan, mahal ko! Magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko ang kasal niya ni Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Ibarra. Hindi na magbabago ang aking pasya. Dahil ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto ko pagkasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, na si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Nag-aarte ka? Maswerte ka nga at pumayag pamangkin ko na pakasalan ka. Kahit hindi ka naman masyadong maganda. Kanya Victorina! Ikaw, huwag mong tanggihan si Linares kung ayaw mo magkaroon ng gulo. Iha! Siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat! Anong karapatan yung diktahan ng aking puso? Ang puso ko ay nilikha para kay Ibarra! Kay Ibarra lang! Sinisiguan mo ba kami? Oo! Dahil hindi niyo pinahalaga ng aking puso! Napakabastos mong babae ka! Iha, kung hindi ka magpapakasal sa kanya, ano, magmamadri ka? Anong pipiliin mo? Anong karapatan yung pipiliin ako? May karapatan ako! Dahil ako! Ako ang tunay na ama! Makinig ka, Senyor. Tatago muna kita sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ng mga estranghero? Para mamuhay ka ng mapayapa, Senyor. Elias, naghirap ka ng dahil sa aking pamilya. At dalawang beses mong iniligtas ang buhay ko. At malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung ganun, sumama ka sa akin. Mamuhay tayong parang magkapatid. Pero pwede akong mamuhay at mamatay sa Espanya para sa ating bansa. Pero Senyor, nandito tayo noong isang buwan. At nasa ilalim tayo ng parehong buwan. Nagbabago ang tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan.
Senyor Ibarra. Magtago ka. Magpapahabol ako sa kanila. Dilituhin ko sila. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi! Dito ka lang! Magkita tayo sa putod ng lolo mo! Ayun siya! Habulin mo! Marinin mo! Sige! Iha, nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan na dadalaw ako sa kasal mo? Bakit malamig ang kamay mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin kung anong problema. Alam mo namang mahal kita na hindi nga kita pinagalitan. Bakit anak? Dahil ba kay Linares? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Anak! Kung mahal mo ako, protektahan mo ang aking ama at pilitin mo siyang iurong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay siya, kaya kong magdusa at maghirap basta may marinig akong tungkol sa kanya. Pero ngayong patay na siya, magmamadre na lang ako o kaya magpapakamatay. Patawarin mo ako anak sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Pumayag akong magkasal ka sa lalaki hindi mo naman mahal. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangang maikasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mababantayan magpakailanman. Magmamadre ako o mamamatay? Anak, piliin mo kahit sinong lalaki. Ayos lang sa akin yun. Pipiliin ko ang pagmamadre. Sige. Kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Ayaw kong mamatay ka. Totoo nga pala na may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lang ang parusahan at huwag ang aking anak. Action! Si Eji ka maghahanda ako ng salusa. Kakalungkot! Action! Naging kaibigan ko ang iyong ama. Ay! Binata! Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Wala bang nakapags... Ah! Action! Ibarra. Magandang araw po, senyor. Magandang araw din sa inyo. Hindi ako bingi. Action.
Nasaan yung puntod dito na may tumutubong malaking cross? Tumutubong malaking cross. Nasaan yung puntod dito na may maraming... Sinodok? Buti naman, nandito po yung gano'n. Nandito siya kanina. Sabihin mo, so. Huwag ka mag-alala. Gusto nilang... Ay, sala! Ikinalulungan ko. Ayaw sa pa... Action! Bakit, Maria? Bakit... Bakit malamig ang kamay mo? Masama ka. Pabangkin, indon, tiburso, ispa na. Totong, hindi ako magiging masaya sa ating banta.